Hello, hello. Ngayon po ay pupunta tayo sa Motoscoot para bilan ng accessories itong ating ZH2. Nasanay ako sa Z1000 ano. So bilan natin ng kompletong accessories tong ZH2 natin at ang mga bibili natin sa kanya ay hindi lamang para sa pampaganda, kundi isa rin to sa dapat mong i-consider kapag bumili ka ng bagong motor. Itong ang mga importanteng accessories gaya ng steering damper, radiator guard, ayan o, kita nyo walang cover, nakakatakot to. Pagkatapos, ito gauge protector, ano pa ba yung sinabi ko sa kanila, tank grip, ayan, tank grip, tank pa. Nakachat ko na sila kahapon, nasabi ko pupunta ako ngayon, so, ito, samahan nyo lang ako, itutur ko kayo sa Motoscoot. Alam nyo, yung Motoscoot kasi, pagdating sa big bikes, no, kompleto sila, kahit wala silang pyesa na available ngayon, eh, kaya kanilang ikuha sa ibang bansa. Ayan o. So, tayo ngayon ay pupunta na doon, may kasama ako ngayon. At actually yung vlog na to eh continuation dun sa last vlog natin na nagpalit tayo ng tambucho, 'di ba? Naka V-line pipe na tayo ngayon kaya may tunog na si ZH2. Angas ng forma niya ngayon, man. Alam nyo, kaya ayaw ko ng maingay na motor na ngayon. Siyempre, na-trauma ako nung ginamit ko yung BMW S1000. Lagi ko sinasabi ito. Lagi ko binabanggit eh, no. Nakaka-trauma kasi kapag cold start, lalo na kapag aalis ka pa lang, siyempre malamig yung makina. Pag in-start mo yung motor na malamig, ang taas ng RPM niya, no. So, para siyang sumasabog, yung biglang boom, ganun siya. Pagka-start mo pa lang. Ito, umiingay lamang kapag ka talagang mabilis ka na. At dito naman sa accessories ng ating Z1000 na naman. Anong nangyari? Ilang araw pa lang kasi sa akin to. Hindi pa ako maka-move on ba ang tawag doon? No? Hindi pa ako get over. Sandali, lilift ako. Left. Maglilift tayo. So hindi ako maka-move on na hindi pa ako makapaniwala na naka-ZH2 ako ngayon na dati pa test ride lamang tayo. Yung huling test ride natin na ZH2 ay si yung kay Najib Abdul pa. So isang taon na yun eh. Ito nakabili na tayo. Ayan, buhat ng napasama tayo sa Geely helmet spill pins. Eh ang dami ng opportunity na bumukas sa ating channel, no? Hindi lang sa akin. Isa lang nga itong ating bagong motor at nakapagtayo tayo ng shop ng hindi ko masasabing hindi ako nahirapan, pero parang mas napadali yung ating pagbubukas ng shop. Napagaan, no? From zero, ayan, paunti-unti nakakabangon tayo, lalo na ngayong pandemic, diba? So, sa lahat ng tao, ngayong pandemic, ako pa yung nakabili ng motor. Yun ay dahil sa Geely helmets, guys. Hindi dahil sa akin yan. Hindi dahil na mayaman ako. Hindi po tayo mayaman. Ayan, no? Ayan, para naman sa mga bago lang yung kanilang mga motor, lalo na big boy. At naghahanap kayo ng mga accessories para sa kanilang motor. Grab ko na rin yung opportunity na eto nga, ipakilala ko sa inyo itong Motoscoot. At ever since naman yung Motoscoot, isa na ito sa mga pinagkukuhanan or pinagbibilan ko pala ng accessories ng motor. Sa dami ng mga binili ko ng accessories sa kanila, ni minsan hindi pa nila sinabing wala po kami niyan at never kaming magkakaroon. hindi naman ganun. I mean, hindi pa ako nabigo sa kanila. Yun, kahit wala silang stock nga gaya na sinabi ko kanina, i-order ka nila. Ayan. May ano na yun, may extra charge ba para sa order? Kasi kung talagang nahihirapan kang gumanap ng piyasang hinahanap mo, eh si Motoscoot ang tutulong sa iyo, no. Kung makikita niyo yung shop nila mamaya, wala silang masyadong display doon, pero pagdating sa Facebook, ano, syempre may message mo sila online. Aba, dahig pa niya yung so, parang ano, parang department store sa accessories ng motor, no, lahat meron siya. Kaya ako naman ngayon eh, ito ang tuwa sa itong steering damper ng ZH2, ang pinakamahirap hanapin, no. At marami naman tayong nabibili na steering damper diyan, pero yung bracket ang pinaka ano diyan, yung pinakamahirap eh. So, lalo na hindi ko nga ma-imagine kung saan mamount yung steering damper dito, no? Wala akong makitang ano niya pagmamountan. Mamaya tignan natin, ipa-install natin sa kanila kahit yung steering damper lang muna. Ito, medyo malapit na tayo. Alam niyo ba yung vlogger na yung boyfriend ni Vice Ganda? Si Ion, 'di ba mayroong big bike 'yon na Ducati B4 Asia tayo, no? Sa Motoscoot din niya dinala yung motor niya. Dinala din niya sa Motoscoot para lagyan ng mga accessories. Ah, ito na. Ayun yung Motoscoot. Ito na yung Motoscoot. Yan, search nyo lang Motoscoot. Lalabas na po yan. Pinaka landmark. Kaya tawag na Project 4. Ito na, Motoscoot. Okay. Pasok tayo, guys. Okay, let's go. Tara, pasok tayo. Meron silang mga customer. And daming tao. daming customer. Nandyan si Ma'am Minchin.
Nandiyan yung mga gamit natin. Ha, talaga? Ayan. Wow. Ayun, oh, Hyper Pro. Meron din tayong screen. Ha? Anong screen? Yung OLED. Oh, talaga? Sige, tignan natin. Ito yung mga item natin. Ito, pinatabi na nila. Ayun, bracket ng steering damper to. Ito yung steering damper natin. Ang tatak is Hyper Pro. Okay. Hyper Pro. Ito yung itsura niya. Bigat ah. Okay, so Hyper Pro. Branded pa. Yung binigay nila. Marami tayong mabibilan ng ganito eh. No, lalo na sa Shopee Racing. Pero maganda na yung branded siya. At nakita mo naman yung packaging oh. Steering damper. Diba? Saan kaya gawa to? Hindi ako familiar sa ano, Hyper Pro. No? Oh. Walang nakalagay kung saan siya gawa. Pinaka-importante dito itong bracket niya, no? Then, tank pads, oh, meter screen protector, Dimotiv brand, RNG tank traction grip, and then tank pad RNG rin. Mga branded yung binigay nila sa akin, ha. And RNG radiator cover or radiator guard ban tawag doon. Yan, okay. So ito lang yung muna yung ating in-order ngayon. Ayun, may pangalan pa, worried. May mga pangalan pa, galing-galing naman, no. Kinahanap ko si Ma'am Minchin, may online class daw kami ngayon. Ma'am Minchin! Hi guys! Ayun si Ma'am Minchin. Siya yung kachat natin kagabi. Ang sabi ko is bili tayo ng piyesa ng Z H2 dito. So, the Hyper Pro suspension technology and the brackets. Ma'am, isang set ba yan? Pag sinabing Hyper Pro, kasama yung bracket? O set? Demotiv. Ah, Demotiv yun. Then, Hyper Pro yung ating steering damper. Okay. Tapos, Demotiv din yung gauge protector. Natin. Okay. Pag nilagay yun, ma'am, magiging touchscreen na yung aking pan. Hindi, hindi naman. Hindi. Sorry. Ito yung para sa tanke mo. Tanke, okay. Top grip, no? Okay. Demotiv din? RNG? RNG. Ah, okay. Ito naman yung RNG din. Yes po. Raul and Guevara. Okay. Tapos, ito kung gusto mo. Ano yan, ma'am? Windshield. Windshield? Yes, OEM. Ah, talaga. Ah, oo, yung transparent yan, di ba? Yes. Oh, magkano kaya yan? So, check natin. Oh, sige, check natin kay boss. Oh, maganda. Yan, may nakita akong magandang item. Yan. Parang sapatos. Oh, parang sapatos ng ating side stand. Ayan, Demotiv brand. Ayan, oh. Si Ma'am Minchin. Nakalimutan niya akong i-offer ng ganyan. Levers, pero... Levers? Oh, pwede natin ipakita sa video kahit di ako bibili. Ano? Levers, yan. How much is foldable, that? Foldable. Nasa 8.5. 8.5. Demotiv brand, no? 5.5 yung standard. Sa mga gustong malaman, saan gawa ang Demotiv? Taiwan. Oh, Taiwan. So, spray straight from Taiwan. Ayan. Sino nagpapa-import, ma'am? Si Boss? Si Boss. Ah, okay. Shout out kay Boss. Yan, oh. Lalabas na ni Ma'am Minchin yung ating pyesa. Ipapa-install natin dito. Ayan na. Magang pamasko from Motoscoot. Hi! Bye-bye, Ma'am Minchin! Bye-bye! Yun, oh. Pinasok tayo yung ZH2. Oh, tinatanggal na yung ating mini windshield. Nagulat si Sir. Kaya yamanin bolts, no? Ayun o, hindi maganda naman siya. Ayun, ayun. Nabuti wala pa tayong RFID. Pinag-isipan ko yung windshield eh. Kaso medyo masakit, 8,000 eh. No? Medyo masakit pa siya eh. Ito naman yung ating radiator guard. RNG yung brand, no? Napakalupit, no? Yun yung pinakamagandang brand ng mga accessories. Demotiv and RNG. Meron pa tayong extra sticker. Kompleto package niya, no? May mga pangsapin siya. Hindi kasi pwedeng walang radiator guard, no? Pakita ko sa inyo kung bakit. Tingnan niyo naman kung gaano ka-expose yung kanyang radiator, 'di ba? Kitang-kita dito yung kanyang fan, no? Tapos dito, oh, tingnan niyo. So, dito yung gulong, o diretso dito yung putik, yung bato. So, buti pagpunta natin dito, hindi pa uulan. Kaya yan, malinis pa siya. O may pa-oil-oil pa yan, no? Kasi for straight from casa. Yung ating panel. Ayan, ganyan lang kasi, kasimple pala, oh. Plug and play lang pala yung kanyang gauge, oh. Galing, ganun lang pala yun. Sanay na sila. Nakailang ZH2 na kaya si Sir? Madami na po. Madami na? Wow. O, pipicture. Ilalive ko to. O, may pipicture pa, oh. O, ilalive daw ni Sir, oh. May tripod pa siya, oh. Mag-online class na ba? Tatawagin ko na ba si Ma'am Minchin? Ma'am Minchin! Yan, pati yung side fairings natin, tinatanggal. Balak ko pa naman sana iuwi ko, hindi pala ganun kadali. Mahirap pala siyang ilagay, buti na lang. Tsaka at least may warranty, di ba? Yan, nag-aaral pa si Sir. Pinag-aaralan niya bago niya ilagay. O, basa-basa muna ng manual. Yan, nilalagay na yung radiator guard. Ano, ganyan kahirap po. O, di ba? Ang hirap gawin, no? Daming kakalasin pala, o. Yan, yan yung mga piyesa ng ating steering damper, damper mounting kit, daming tornillo, susmar Joseph. Ano yan? Ang dami! Yan yung binibili natin. Yan yung binabayaran natin. Ang hirap pumanap niyan. Sa Pinas, sa Motoscoot lang yata available yan eh.
Yan. So may konting tabas sa ating fairing bago mailagay yung ating steering damper, guys. So, master na niya yan. Memorize na niya yan. Marami niya siyang nilagyan ng ganyan. So required talaga yan. Kailangan tabasin. Oh, yan. Ayan yung bracket natin. Yung nilalagay na ni sir. Yan, medyo na-imagine ko na siya. Medyo nakikita ko na ang kanyang kaibahan. Ayan, nakamount na yung ating bracket. Ayan, ayan, oh. Wala siyang sticker, no? Wala, sir. Mukhang mamahalin yung steering damper na binigay nila sa akin, ah. Parang US ba yan? No, bro. Ayan, oh. Grabe, oh. Medyo may kamalan itong binigay nila, eh. Oh, Hyper Pro. Wala sa Shopee Racing niya. Sa Motorscoot lang available yung Hyper Pro, eh. Ayan na, nilalagay na. Ang ganda ng kulay, oh. Gold. Ayan, ngayon naman, lalagay nila yung cover ng ating instrument panel ba ang tawag dyan? Instrument panel. Although nakabaklas na po siya, eh, kabit na natin para hindi na pumabasa doon. Oo, oh, dyan na lang, habang nakabaklas, no? Oo, oh. Nalagyan, patakpan po natin ng tissue para hindi pasukin ng tubig yung sockets, no? Oo, oh, tama yan. Baka po magka-problema. So, demotive brand din yung ating, ano ba yan? Screen protector. Okay, hindi na natin titignan kung paano nilagay, baka magka-bubbles eh. Dapat concentrate lang siya. Okay. Yun, yung spray na niya with sabon, yung pinupunasan na niya. Sir, dapat maging touchscreen yan after natin malagay. Okay, brand talaga yung kanyang cover, no? Demotive din, no? Iba talaga pagka-branded, no? May branding. Eto, sigurado gagabihin na kami. Ayan, mag-alasize na. O, pinabanat ko na rin yung ating suspension. Yan. Yung angkop para sa ating bigat. So, since nandito na rin tayo, magkano lang naman, no, sir? Magkano ba yun? 1,000, sir, suspension tuning. O, suspension tuning, 1,000 pesos. Eh, kasi kanina, tumatalon ako sa EDSA. Tinatapon ako ng motor sa EDSA dahil lubak-lubak doon. Malakas yung talbog ng suspension natin. Lalong-lalo na sa harap. Ayan, kaya ipapaalos natin sa kanya. O, di ba din ng gabihin tayo, tuloy na lang natin kinabukasan. Papakita ko bukas sa inyo yung mga accessories na nailagay natin ng maliwanag. Okay. Kung sakali yung manggabihin tayo ngayon, hindi ko muna pinalagay yung tank grip and tank pad natin dito kasi ipapaceramic muna natin siya sa wash authority. Okay? Alright. Ayan, ganito pala sila nagsususpension tuning, oh. Ayan, oh. Ayan. Tapos may tali papunta dito. Sa sampa ko? Full brake. Ayan, full brake. Pwede lang pupunin natin is 40 feet. Pero silang special na pampihit dito, tingnan nyo, guys. Ayan, oh. Parang flower type. Ayan, yung setup ng aming suspension, yung pinakasagad na malambot. Kasi wala sa motor ang problema, eh. Nasa rider kasi sobrang gaan ko, eh. Ayan, oh. Okay na yung suspension natin, okay na. Pati sa likod. So, kahit papano, may improvement sa talbog natin sa kalsado. Mamaya makikita natin. But, kung makikita ninyo, medyo madilim na. Ayan. So, ituloy natin itong vlog natin after 24 hours. Alright! Wait! O nga pala, kalimutan ko ipakita. Ayan, side style ni Larger muna pala natin. Ayan, ilalagay nila. Ayan, o. Bago magbukas. Bago mag 24 hours. Ayan, o. Demotive run. Alright. So, lalagyan nyo ng ganito. Loctite. Thread locker. Ayan. Para hindi malaglag. Okay. May sapatos na yung ating side stand. Okay. See you mamaya. After 24 hours. Alright. Ayan, at maliwanag na. After 24 hours. And ginabi ako sa Motorscoot, ano. So, ngayon po ay nandito po tayo sa Wash Authority, Barangay Santo Niño, San Fernando, Pampanga. At dinala po natin dito yung ating motor na ZH2 para ipaceramic. Diba, bumili ako ng tank grip at saka tank pad. Hindi natin mapapaceramic kapag nakapatong na yung tank pad at saka tank grip. So, dinala natin siya ngayon dito. Ayan, para maipaceramic agad natin siya. No? Ayan, so inuumpisa na nilang tinitape yung mga parts na hindi masiseramic. Ano? At sa mga gusto namang magpaceramic ng kanilang mga motor, or mga sasakyan. Ayan, hanapin nyo lang po si Sir Kyle. Ito po si Sir Kyle. Ayan. Oh, so, yung mga contact numbers po, nandito lang po yan sa screen natin. Ayan. So, dito rin po natin pinaceramic coating yung ating Montero nung bagong bili pa lang. Alright, ito na siya ngayon, oh. Wow! Oh, walang mga hairlines na makikita ngayon dyan, oh. Parang salamin, no? Grabe, oh. Tingnan nyo naman, oh. Lalong kuminta. Tingnan nyo dito. Wow! Parang salamin, no? Alright, oh. Tingnan lang natin ang buo. Ayan, oh. Ayan, oh. Parang salamin, oh.
Yung tingnan niyo yung reflection ng ilaw. Oh, di ba? Sa lahat po ng gustong magpa-ceramic coating, pwede nyo kaming chat or tawagan. Nasa Facebook page po natin yung number namin. Pwede ho kayong mag-inquire at pwede rin ho kayong mag-inquire dito personally. So, located po yung shop natin dito sa Barangay Santo Niño, San Fernando, Pampanga. Malapit po tayo sa biggest McDo. Nailagay na po natin yung ating tank grip at tank pads dito sa ating bagong motor na Kawasaki ZH2. So abangan nyo po sa susunod na vlog natin kung paano natin pina-install itong ating LED. At syempre, meron po tayong bagong tambucho from Drip Exhaust. So sa susunod na vlog po, pagkatapos po ng vlog na ito, ipapakita po natin kung paano nila in-install at yung sound check na rin. Ano. So maraming salamat po sa Motoscoot. Sa mga interested po na gayahin yung aking mga setup dito sa ating motor, proceed lang po kayo sa Motoscoot at i-check nyo na rin yung kanilang Facebook page. Ayan. So abangan nyo po pagkatapos po ng vlog na ito, yung drip exhaust. Marami po nagtatanong kasi nag-live po ako sa Facebook page po natin. Ayan. Kaya ang dami nagtatanong kung bakit iba yung nakasalpak na tambucho sa ating vlog ngayon. Ano? So maraming salamat po guys. Pansamantala, dito muna natin tatapusin ang ating vlog. Ayan, medyo malapit na umulan na naman. Alright, see you next vlog guys. Woom woom!